everybody at around before 6 p.m. Mr. Ortiz, ano pong ibig sabihin nun? Hindi na matutuloy yung upgrading ng Talomo Bridge dahil... Actually, it's a need po kasi. Okay, let's settle with the proposed widening first. Uh-huh. So there's a need to widen the bridge because MacArthur Highway is already nasa 6 lanes na po, di ba? Mm-hmm. So if you have a 4-lane bridge to receive a 6-lane traffic... So bottleneck. Bottleneck, uh-huh. Okay. So, yun na po talaga yung plano dapat. We would dapat i-demolish or itatanggalin natin yung Talomo Bridge 1, the southbound bridge, to give way to the Talomo Bridge 2 widening. So, dadagdagan natin ang apat yun. So, actually, that's a 2016 project na hindi natin na-implement kaagad. Okay. Because of problems sa alternate routes. Ngayon, hindi pa rin ma-implement. Eto ngayon, may lumabas na problema. There's may deflection po na nakita doon sa Talomo Bridge 2. Mm-hmm. So, deflection in engineering terms would mean may damage po sa girders. Okay. So, nag-bend po siya ng konti. So, kailangan ng asikasuhin. So, kailangan po talaga natin i-repair yun. So, eto ngayon, yung gagawin namin is first to come up with an alternate routes. No? Mm-hmm. Kasi hindi biro yung gagawin natin. It would take us around 6 months to finish the repair. Okay. Okay? So, we need to build another bridge a good percentage of the vehicles that could pass through straight to the Bangkal area. Uh-huh. So may na-identify tayong dalawang prospective areas. Yung original natin is sa Teachers Village sa Talomo, which uh-huh. will take you directly to Central Park, uh-huh. Which is a longer route. So we're uh-huh. looking for a shorter route po ngayon dito sa Talomo area, na didiretso po sa Taal. So habang nakasakay itong Talomo Bridge, ito yung sa May Ulas, no? Apo. Gagamitin muna yung doon sa likod. Gagamitin natin yung sa likod for light vehicles. Mm-hmm. Ang gagawin po kasi natin, babawasan natin, ililimit natin yung load na dumadaan sa Talomo Bridge 2. Mm-hmm. Hindi naman po sasabihin natin delikado, safe na safe pa po yun. Mm-hmm. Eh kaso lang, ayaw lang po natin ng baka worst case scenario, precautionary measures po itong ipapatupad po natin. Mm-hmm. So yung mga big trucks ngayon, pag ito'y natuloy sa July 21, mm-hmm. Dito na po dadaan sa Libre Road, palabas ng Talomo Puan Bypass Road going to Bangkal. Okay. So lahat po ng heavy trucks, 10-wheelers, may karga o wala, walang dadaan sa Talomo Bridge 2. Okay, so maliwanag yun. Yung Talomo Bridge, i-upgrade pa rin yan, natigil lang sandali, naghahanap pa po sila ng ibang dadaanan para walang traffic. Mr. Dean Ortiz, itong tanong to na napakaraming tao, ang pagbabaha sa Davao City, ano ho ba ang ginagawa ng gobyerno, ng DPWH para harapin itong problema na to at masolusyonan? Dito lang po sa District 1 at saka District 2 po sa taong ito, may allotment po tayo na 2.9 billion. Malaki po ba yan? For flood control and drainage improvement po lahat yan. Okay. Kasi po talagang alarming na po yung problema natin sa flooding. Magkano po yan? 2.9 billion. So will that 2.9 billion solve the problem? It will alleviate the problem. Mm-hmm. Because once, ito po kasing kalaban natin, force majeure. Ah. So there are things that are way beyond the control of us, no? Ah. Kahit na siguro pinakamatalinong engineer sa buong mundo. Kasi nag-uunahan yung population at saka yung infrastructure. Mm-hmm. Eh, no? Saka yung development ng mga lupain. Ah. Hindi talaga natin mapipigilan yun kasi Davao is fast becoming a hub for almost all walks of life, di ba? In simple terms, it's getting very populated. Sumisikip na yung Davao. So, isang consequence nun is yun, yung clogged the waterways natin. So, that's why we have put in 2.9 billion in the form of flood control and drainage improvement infra para ma-improve po natin yung flow ng water dito sa Davao. So, ang gagawin po, I'm sorry. Ang gagawin po natin is may mga identified tayo na areas within the city na talagang flood prone. Okay, yan yung lalagyan nyo na flood control. Ito yung mga lalagyan natin ng mga flood control projects na gagawin natin parang
the same thing that we did, our treatment with La Verna, nilagyan natin ang mga pumping stations. Mm-hmm. So, may 7 po tayong pumping stations na gagawin. Mm-hmm. Sa Agdao Creek po. Agdao Creek. Sa Ramon Magsaysay Outfall natin from Marginal Street. Mm-hmm. Meron po sa Ponce. Mm-hmm. Meron po sa Roas Extension na outfall po natin. Mm-hmm. Mabini Extension Outfall. At saka sa dalawa pa, improvement at rehabilitation ng Mamay Creek. Mm-hmm. Ito po yun, masyadong mabaha din dyan. Mm-hmm. Improvement at rehabilitation ng Jerome Main Drain. Mm-hmm. So ito po ang gagawin po natin is mag-i-install po tayo ng pumping station, floodgate, sump pit, at saka powerhouse. Mm-hmm. So ito po yung siguro masasabi natin isa sa magiging solusyon, mm-hmm, sa pag-control ng baha sa syudad. Sana naman. Madami pa po tayong pag-uusapan itong ayan. Nagiging very interesting na itong usapan natin sa DPWH. May madami ng tanong na nasagot. Pero kailangan muna namin mag-break. Babalik po kami at kasama na namin ni Mr. Dean Ortiz ng DPWH, si Congressman Jerry Cococo Nograles. Huwag po kayo maalis. Kalampuan, kalampuan. Okay kayo. Ako pala si Mary Jane Castro, taga Madapo, Barangay 8A. 44 years old. Yan, nakahibalo ako nga na ay pre-medical check-up sa kay Ma'am Melanie Miharis. 119, Lapuna. Nagpagpakasalamat nga naka-avail me kining pre-medical check-up kay Congressman Cucu Nograles. Pre-medical check-up nga dakugid akong pasalamat kay naka-avail ako sa tambal sa kumbana nga high blood. Pag ako po high blood o sa tambal po sa akong anak nga katol-katol. So, daghang salamat kayo. Maayo kayo ako sa pre-medical check-up. Hanay kayo. Congressman Cucu Nograles, daghang salamat yun. Ako yun ang tabang sa imo sa among pre-medical check-up. Ako di ay si Marine Castro. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Ako si Narcisa Garcia, nagpuyo sa Rasa Street na Bangkiruhan. 5 kabok akong anak, na akong mga apo akong ipa-check up. Niabot ko diri alas 10. Maayo man ang ihang pagkuhan, dali ra. Nakadawat kong tambal sa vitamins o sa ubo. Nakaibalo pa rin sa pre-medical check up food sa kay Mayit, Bulang, sa Kagawan. 282. Nagpasalamat po ni Cucu nga iyahang gihatagan ng nga tagsag mga tambal diri. Nagpasalamat. Salamat yung kaayo. Tugod ni Ani, naanap ni tambal nga gihatag ni Cucu. Ako na ko pasalamat po sa akong apo nga naayo. Makuhan sila nga ayo. Ako din si Narcisa Garcia. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Kalambuan, Dalatanan. Nagbabalik po tayo sa Kalambuan, Dalatanan. Nandito na po tayo sa ating ikatlo at huling bahagi ng ating programa kung saan kasama natin si House Assistant Majority Leader Congressman Jerry Cococo Nograles at ang spokesman ng Department of Public Works and Highways na si Mr. Dean Ortiz. Kanina po, doon po sa mga huling nakapanood, pinag-usapan po namin, una yung mabilisan lang, yung Davao City Sports Complex na ginagawa ngayon at inaasahan nating matapos bago magpalagong pangbansa sa Davao City sa susunod na taon. Pag-usapan din po natin yung Coastal Road, humaba na pala magmula dito sa Southern sa Maypuan, diretso hanggang Santa Ana Wharf at inaasahan natin itong madaanan, mag-driven itong 4-lane highway na ito bago bumaba si Pangulong Duterte sa pwesto. At ang Talomo Bridge, kanina pinag-usapan natin, akala natin hindi na matutuloy yan. Tuloy po ang Talomo Bridge dahil meron na ding problema daw
ang Talomo Bridge. So kailangan na diyang ayusin, naghahanap lang ang DPWH ng alternative routes para hindi na bumalik yung traffic jam. At yung bago kami nag-break, yung malaking problema ng Davao, yung pagbaba. Meron daw 2.9 billion ng DPWH para ayusin yung problema na yan. Tuloy tayo dyan, Mr. Dean Ortiz. Malaking usapan dito sa Davao yung nagbaha ang La Verna. Kasi ito ay daanan papuntang airport, kaya madaming naperwisyo. Ano po ba ang nangyari at ano ba ang balak niyong gawin dyan? Nung sinimulan pa natin yung proyekto ng 2016, malaking oras po yung nagbugulpo natin dun sa pagne-negotiate po ng right-of-way natin dun sa La Verna subdivision po mismo. So hanggang talagang hindi po sila pumayag na tayo dumaan, so ginawa po natin is nag-put up na lang po tayo ng pumping stations to somehow help the water flow towards the outfall. So eto po ngayon, eto po problema na to ngayon is because talagang kailangan po nating i-overhaul yung drainage na nanggagaling po dun sa Carlos P. Garcia Highway papunta po dun sa Kaap Compound na kung saan po yun pong sasalon na tubig palabas po ng Sasa area. Okay. So hanggang hindi po sila nagbibigay ng daan po sa atin, hahanap din tayo ng marami pang methods in order to alleviate the flooding problem. So in this case, ngayong taon na to, may gagawin tayong 5 million na infra doon sa mismong Carlos P. Garcia Highway in the form of a cross drain na kung saan mas malaking volume ng water po yung ma-accommodate niya at mas madali po natin ma-solve yung flooding po doon in terms of draining the water out of the road. Gano'ng katagal gagawin yung cross drain na yan project? Ito po phase by phase po kasi hindi naman po natin gusto maparilis sa yung lugar na yun kasi yun yung major thoroughfare papuntang airport at saka sa seaports po. So, in the shortest 6 months, matatapos na po natin yun. So, in the meantime, dasal muna na wag uulan para hindi maupit yung nangyari sa La Verna. Kasi sa DPWH naman po kami po, open pa rin po kami sa possibilities na mapumayag sa negosasyon yung Santos Land na siyang developer po nung La Verna. At saka sa yung mga mismong homeowners na marerelocate po natin kasi may ibang portions po talaga na may mga tatamaan bahay. Siguro dapat ko na itong tanongin sa inyo, hindi ba pwede gamitin ng gobyerno yung lakas niya, yung otoridad niya para pilitin ang La Verna na magbigay daan? Pwede naman pong gawin yun, pero as much as possible, gusto pa natin na for us to be able to come up with a win-win solution. Voluntary. Voluntary. Yung persahan ba, matagal yan? Expropriation. Expropriation. Yung proseso. So sa atin naman po is may mga pondo naman po tayong pwedeng i-allot for the relocation and mapag-uusapan naman yan with an open mind. Congressman Coco, sigurado ako madaming naglumalapit sa iyo, nagtatanong tungkol sa problema ng baha dito sa Davao City, lalong-lalo na po sa First District dahil madaming lugar talaga dito ang baha. Sa mga ganitong problema, ano talaga ang pumapasok sa isipan ninyo? Well, exactly as what Dean said earlier, no? Malaki talaga yung problema ng mga baha and other infrastructure projects including yung mga roads natin and bridges when the citizenry will not cooperate, na hindi nila nakikita na okay, kailangan na ito ng gobyerno and then the government is very close to exercising its right to eminent domain, which is really the right of government. No, case in point, maalis tayo ng Davao sandali, no? Dun sa Manila, one big problem is the airport. Our airport congestion is so bad and we need an additional runway. If this were another country, we can build another runway parallel to the existing runway. Pero kailangan natin i-expropriate yung mga lands na nandoon, ng mga bahay doon, mga subdivision na nandoon. I think it's called multinational subdivision. Yun, nandoon sa tabi ng airport, no? And so when I brought it up doon sa Department of Transportation, which is a totally separate department from the Department of Public Works and Highways, yung sabi ng DOTR, sir, mahirapan tayo in exercising that. Sabi ko, it's the right of eminent domain. You mean to tell me that the government is not willing to exercise the right of eminent domain? Apo, ano sabi po? Basically, yung sinabi nila, sir, hindi namin kaya. Ganun kasimple. And the same way sa sinasabi nga ni Dean, it's not easy. Even if the government has the right,
it's not an easy matter. You have to balance things, naghahanap ng win-win solution. And honestly speaking, I don't see it ever exercised, this right to eminent domain. Yung tinatawag na right to eminent domain, that is if the government needs your land, kukunin niya at gagamitin niya. Expropriation proceedings. Expropriation, babayaran ka with fair market value, etc., etc. Yung mga ganyan. But that is something that is rarely exercised talaga. But, you know, in an ideal scenario, dapat mag-give way na lang yung tao because we need wider highways, we need to solve the flooding. Mm. And if we will not cooperate, sorry na lang. Mm. So what do we do? If we cannot go into expropriation, then what can we do in the future? Mm. We need new roads, we need new canals, we need new waterways, we need new things. Otherwise, yung magawa na lang natin dito, flood control tayo ng flood control ng flood control hanggang maubos na lang ang pera natin sa kaka-flood control. Mm. Flood control is good, but I'm just saying there's probably cheaper ways to go about it kung magsunod lang yung mga tao. Okay. I'll give you an example also, sige, specific lang. Ito, last na to. Sige, sa first district, yung sinasabi na problema sa Talomo Bridge, alam ito nindin. Pwedeng maglagay ng bridge sa isang lugar dyan, pero ayaw ng association. That's why the expansion of the Talomo Bridge is actually being delayed. Huh? Being delayed kasi merong homeowners na ayaw nila lagyan ng bridge kasi ayaw nila na maging public road ang kanilang mga kasada. So, problema yan. Hindi ko na lang sabihin sa akin. So, umasa na lang tayo na yung mga problema ngayon, maayos. Mr. Dean Ortiz, hindi ka makakaalis sa Kalambuan Dalatanan pag hindi ko ito tanungin. Apa. Yung Samal Bridge po. Madami po ang naghihintay dyan, madami ang umaasa. Although, mayroon din mga skeptics na sabi nila, maliit pa daw silang bata. Nabalitaan na nila yan, tulay ay gagawin, pero wala pa rin. Ano ang totoong score dyan sa Samal Bridge na yan? Anong pumunta po dito si Secretary nung nakaraang linggo, isa po yan sa mga naitanong po sa kanya ng mga media. At saka, according to him po, is ongoing na po talaga yung feasibility studies po by a Hong Kong-based company. And he's looking at 2019 to be able to implement the project. So, pag feasibility study, ibig sabihin po niyan, subject pa to find out kung feasible o hindi. Yes. Kung matutuloy o hindi. So, hindi natin pwede sabihin at this point na tuloy na yan. Not up until the feasibility studies are done and over with. So, kailangan umasa sila na yung feasibility study ay lumabas na dapat gawin niyang tulay. Kung hindi, agal na lang muna. Pero ang tanong ko din, ilan na bang feasibility study yan? Nung nag-start ako sa DPWH noong 2013, yung unang nag-conduct ng feasibility study dyan is a Japanese-based company. That's what I remember. Katahira. Mm. And then after that, it parang may... I never heard from them again. So, eto ngayon, recently may pumunta dito ng mga group of engineers around 1 to 2 months ago. And then, that was what they did. No? Mm-hmm. So, umikot sa buong isla, tinignan ko nga yung mga suitable na mga areas as to where to put up the bridge. And then, sa ngayon, tulad nung sinabi ko kanina, nasa feasibility study stage na po yung kasi, Summer Bridge. 14 years ago, 15 years ago, I remember na yun talaga yung gusto nila, magkaroon ng Samal Bridge. And in fact, one of the discussions, para alam mo din, was to build a Samal Bridge. Pero yung Samal Bridge na yan is actually a hydropower plant using tidal energy. Mm-hmm. So, pag flow ng tide, may umiikot ng mga turbines dyan, and then it contributes as a renewable energy source for both Samal and Davao. And that also includes an upgrade sa power cable that is linked between Daneco or in Davao Light going to Samal. Kasi right now, ang Samal nasa maximum capacity na ng load ng submarine cable nila. Mm-hmm. And then ang talikod also needs a submarine cable to be electrified because currently talikod is still generator dependent. Generator. So yan yung mga studies na nakita ko 15 years ago na that's why natanong ako how many feasibility studies na yan. But let me tell you something, observation also. Ano po yan ko? Panahon ni Cory, tao naman ko. Mm-hmm. Panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong. Puro feasibility studies. Puros feasibility studies, puros
Samal Bridge. Mm-hmm. Now, my point is, kung wala pa yung Samal Bridge na, if the government keeps talking about feasibility studies and will not implement whatever previous feasibility studies said, then you won't see a Samal Bridge. Practical lang, ha? Practical lang na story, ha? I do not believe that the Samal Bridge will occur within the next 4 years. Maski sino sa inyo pwede pong sumagot sa tanong kong ito. Ang feasibility study, pag masyado ng luma, eh di ba hindi na yan applicable sa pangkasalukuyan dahil yung circumstances noon, eh hindi na circumstances ngayon. Tama bang sabihin niya? Kaya uulitin ang feasibility lang, no? So study. Which part, di ba? If you're talking about the basic engineering, I think like traffic yung, of people, yung load, yung load will still be the same. Diba, the load, yung dami ng taong tatawin. No, the economic factors na lang on how to justify it na ito ang population ng Samal, ito population ng Davao, ito mga population projections. If you're talking about siltation, I don't think that there was a major earthquake or a major tidal wave that, ano, that changed the basic siltation problem or the underground engineering problem, the structural. So I think that these engineering plans, pag meron na yung engineering plan kasama sa feasibility study na yan, minimal na lang yung papalit dyan. So, ang bottom line dyan, at least from what I understand, ha, ang bottom line dyan is it economically viable? Ang sagot, ako ha, I don't think that we can justify billions of pesos for a bridge at this moment. What savings and what economic value will it bring? Kasi mamili ka eh. Lagyan mo yan ng, 50 billion peso bridge, binate, no? Will you put a 50 billion peso bridge to connect Samal to Davao? Or will you put a 50 billion peso railway in Davao City? Okay. So you have to balance that. So kung tamang pagkaintindi ko, Congressman, yung technical aspect ng feasibility, it's medyo steady yan. So hindi na kailangan ulit-ulitin. Yung economic, may konting adjustment para kung, pero konti lang. Pero siguro ito tatanong ko, yung political aspect na, naman, hindi ba sapat ng presidente galing sa Davao para may tuloy na yung proyekto na yan? Mas maniwala ako kung federated tayo, and you'd say that this is the federated state of Southern Mindanao, mas maniwala ako na magkaroon ng bridge. Pero aaminin niyo po na mas madaling maglabi ngayon ng pondo para sa proyekto dahil dito nang gagaling sa Davao si Presidente. Siyempre, number one, ang presidente mo, taga Davao. Number two, ang budget officer mo, taga Davao. Ang speaker mo, taga Davao. Then yes. Pero yung Samal Bridge? Well, mukhang hindi yata din sila kumbinsido pa kayo ng problema. About, let's talk about justifying lang. Economic justification. Again, balik natin. 50 billion pesos to connect Davao to Samal or 50 billion pesos for a train that would connect Tagum to Davao. So, Mr. Dean Ortiz, madami pa kaming gustong tanungin tungkol sa DPWH at sana naiintindihan mo kami. At sana din may pagkakataon bumalik kayo dito dahil naubos na yung oras. Papahabol ko na lang to isang tanong na to. Binata pa ba daw po kayo? Sa civil status po, binata pa po. Pero may asawa na po ako at dalawang anak. Engineer po kayo? Ah, hindi po. Actually, hindi po alam ng makakarami na tulad din nyo, isa po ako media person. Hindi, alam ng mga media siguro. Ako, alam po nila. Okay, alam ngayon ka lang lahat nila mukhang makikita ng mas malapit at mas malinaw. So, ipangako nyo sa amin na babalik kayo sa Kalambuan de la Tanan dahil madami pa po kaming tanong utang na loob. sa halip po, babalik po. So, Congressman Coco, it has been a good discussion in this edition of Kalambuan de la Tanan. Before we leave, your parting shot. I just like to greet some people. Happy birthday, of course. I'd like to greet yung owner ng Santa Clara Wood, no, dun sa may Turil, no, si Attorney Godric Chusenfu. Of course, happy birthday po kang Uncle Bobby Nograles and happy birthday kang Ma'am Kagawa Juvi Vidamo. Happy birthday, Ma'am Juvi. Happy birthday po sa kay Atoy Valiente and Gisela Ando and Mark Nadella. And of course, kay Dr. Jeff Ho. Happy birthday, Dr. Jeff Ho. Happy birthday, Mr. Dean Ortiz, ang spokesman ng Department of Public Works and Highways.
Una sa lahat, maraming salamat Congressman Coco and Sir Vero for this opportunity. You're welcome. Na ito po sa para sa amin po sa DPWH para mapaalam po natin sa buong Rion 11 po yung mga ongoing projects mm-hmm. po natin. At saka saan niyo po hindi po ito yung huli. Mm-hmm. Babalik at babalik din po ako. So sa mga ano lahat ng viewers, lalo na po yung mga naapektuhan ng mga proyekto natin, konting pasensya lang po kasi ginagawa po natin to para din po sa inyo. At yun lamang po at maraming salamat. Baka gusto niyo batiin, may asawa na pala kayo. Ginabate ko si ano si for si Marian, si Ethan at saka si Isaac yung eldest ko. Maraming salamat. Bago po tayo tuluyang magtapos, bayaan yung pasalamatan ko din ang ating director sa Kalambuan de la Tanan, si Miss Ching Amor, ang ating makeup artist, si Katagalin Neto, ang at nag-provide ng set natin ang Pompous Wing Decor by Reggie Pacheco Ching, at si Miss Elena Dumlao, ang artist na nagbigay ng mga painting na nakikita nyo sa likod namin. Hanggang sa susunod pong edisyon ng Kalambuan de la Tanan, ito po si Bel Bermudez. Maraming salamat. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kako. Okay kayo. Ako pala si Mary Jane Castro, taga Madapo, Barangay 8A. 44 years old. Yan, nakahibalo ako nga na ay pre-medical check-up sa kay Ma'am Melanie Miharis. 119 Lapura. Nagkong pakasalamat nga naka-avail me kining pre-medical check-up kay Congressman Coco Nograles. Pre-medical check-up nga dako gid ang akong pasalamat kay naka-avail ako sa tambal sa kumbana nga high blood. Pag ako pud high blood o sa tambal pud sa akong anak nga katol-katol. So daghang salamat kayo. Maayo kayo sa pag-pre-medical check-up. Hanay kayo. Congressman Coco Nograles, daghang salamat yun. Ako yun ang tabang sa imo sa among pre-medical check-up. Ako di ay si Marian Castro. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kako. Okay kayo. Ako si Narcisa Garcia, nagpuyo sa Rasa Street na Bangkiruhan. Lima kabok akong anak, na akong mga apo akong ipa-check up. Niabot ko diri alas 10. Maayo man ang ihang pagkuhan, dali ra. Nakadawat kong tambal sa vitamins o sa ubo. Nakaibalo pa rin sa pre-medical check-up tungkol sa kay Mayit Bulang sa Kagawad. 282. Nagpasalamat ko ni Coco nga iyahang gihatagan ng atag siya mga tambal din rin. Nagpasalamat. Salamat. Salamat yung kaayo. Tungod ni Ani, naanap ni tambal nga gihatag ni Coco. Ako na kong pasalamat kung sa akong apo nga naayo. Makuhan sila ng ayo. Ako din si Narcisa Garcia. Okay na ko. Okay ka po. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo.